Magandang umaga din po sa inyo dyan, Tito Jeff. Pati na rin po sa ating mga taga-subaybay sa Teleradyo. Sa kasalukuyan nga po yung frontal system, patuloy yung epekto sa may extreme northern Luzon at ito yung nagdadala ng mga pag-ulan sa may Batanes at Bubuyan Island. Southwesterly surface wind flow naman ang nakaka-apekto sa kanlurang bahagi ng northern at central Luzon. At dahil nga dito sa southwesterly surface wind flow sa may Ilocos Region, Cagayan, Apayao, Zambales, Bataan, asahan naman natin yung maulap na papawiri na may makakalat-kalat na ulan, pagkidlat at paghulog. Sa Metro Manila naman at nalalabing bahagi ng ating bansa, asahan natin yung partly cloudy to cloudy skies na may mga tsansa ng mga isolated rain showers or thunderstorm. At kanina ng 5:26 na umaga, meron tayong thunderstorm advisory kung saan inaasahan natin yung katamtaman hanggang sa malakas na pag-ulan na may makidlat at malalakas na hangin sa may Tarlac, Bulacan, Cavite, Laguna, Batangas at sa may Quezon. Samantala, itong thunderstorm naman ay nakaapekto sa ilang bahagi ng Metro Manila, Quezon, Bataan, Zambales, Rizal, Pampanga, pati na rin yung mga malalapit na areas. Nagkot at temperatura kahapon sa Metro Manila naglaro mula 26.4 hanggang 33.7 degrees Celsius. Yan naman ang latest mula sa Weather Forecasting Center ng PAGASA, Veronica Torres. So Tita Veronica, itong nararanasan sa Quezon City, ano to, intertropical convergence zone, tama ba? Yung nararanasan po natin is mga localized thunderstorm lamang po. Localized thunderstorm. Oh. Sa Quezon City nang ba na mumonitor ng PAGASA yung ganitong pag-ulan ngayon o iba pang karatig lungsod dito sa Metro Manila? Opo, pati na rin po sa mga ilang karatig lungsod din po ng Metro Manila na karanas po tayo ng mga thunderstorm na pwede magtagal mga minsan 30 minutes, minsan umabot din ng mga 3 hours. Tapos mamaya wala na rin, maaraw na ulit. Opo, yun po yung ating nakasahan. Ayun, thank you very much. Yan po si Veronica Torres mula sa PAGASA Weather Forecasting Center.